Ang pag-abandona sa pamilya ay maaaring ituring na ebidensya ng psychological incapacity ng isang asawa. Ito ay tungkol sa isang kaso nang umabot sa Korte Suprema kung saan sinabi ng Korte Suprema na ang pag-abandona sa pamilya ay maaaring ituring na ebidensya ng psychological incapacity o psikolohikal na kawalan ng kakayahan ng isang asawa na tuparin ang kanyang obligasyon ayong sa Family Code ng Pilipinas. It ay ginawang batayan para ideklara ang isang kasal na walang bisa ayon sa ika-36 na artikulo ng Family Code. Dahil walang diborsyo sa Pilipinas, ang tanging paraan upang mawalang bisa ang isang kasal ay ang maghain ng petisyon para sa Declaration of Nullity of Marriage sa mga korte. Ang pinaka-praktikal na batayan na madalas gamitin para pawalang bisa ang isang kasal ay ang tinatawag na psychological incapacity o ang psikolohikal na kawalang kakayahan ng isa o parehong mag-asawa na unawain at tuparing ang kanilang mga obligasyon sa isa't isa bilang mag-asawa. Sa isa pang sakaso sa Korte Suprema, napagpasyahan na mataas na hukuman na ang psychological incapacity ay isang legal, hindi isang medikal na konsepto. Hindi na kailangan na ang psychological incapacity ay nakaugat sa isang partikular na psikolohikal na karamdaman. Sapat na patunayan sa kaso na ang isa sa mag-asawa ay may isang permanenteng pag-uugali o pagkatao na nagiging sanhi ng kanyang kawalan ng kakayahan na gampanan ang kanilang mahahalagang obligasyon bilang asawa. Kaya, alinsunod sa naturang doktrina, ipinahayag ng Korte Suprema sa kasong Tan Andal versus Andal na kailangan mayroong ebidensya na ang psikolohikal na diferensya ay permanenteng aspeto ng pagkatao ng isang asawa at ang katangiang ito ay maaring makita sa mga gawain ng nasabing individual na sumisira sa pamilya na hindi na niya kayang unawain, maintindihan o gampanan ang mga tungkulin niya bilang isang asawa. Noong Abril 2024, ipinroklama ng Korte Suprema ang hatol nito sa isang kaso kung saan nagpasya ang mataas na hukuman na ang pag-abandona sa pamilya ay maaaring ituring bilang ebidensya ng psychological incapacity. Sa kasong ito, ang petitioner ay kasal sa isang pulis at may apat silang anak. Sinabi ng petitioner na ang kanyang asawa ay madalas na umuuwi ng gabi pagkatapos ng mga lakad kasama ang mga kaibigan at hindi nito ginagampanan ang kanyang tungkulin sa kanyang mga anak. Dinagdag pa ng petitioner na ang pagtrato nito sa kanya ay parang isang boarder o nakatira lamang sa bahay sa halip na isang asawa. Bukod pa dito, at ang asawa niya daw ay maraming mga kabit. Pagkatapos ng halos 10 taon ng pagsasama bilang mag-asawa, iniwan ng petitioner at kanyang mga anak ng respondent at nagpakasal pa sa iba. Dahil sa pangyayaring ito at bukod pa sa kasong bigamy na isinampa niya laban sa kanyang asawa, naghain ang petitioner ng Petition for Declaration of Nullity of Marriage. Parehong tinanggihan ng Regional Trial Court at ng Court of Appeals ang kanyang petisyon na nagsasabing ang mga kilos ng asawa ay hindi sapat upang patunayan ang psychological incapacity. Gayunpaman, binaligtad ng Korte Suprema ang mga desisyon ng mababang korte at nagpasya na sapat na ebidensya ang mga naturang pangyayari bilang patunay ng psychological incapacity. Ito ay ebidensya ng kanyang pagkabigo na magbigay ng suporta sa kanyang asawa at mga anak at ang hindi makatwirang abandona sa kanyang pamilya ay pawang nagpapahiwatig na hindi niya alam ang mga tungkulin at responsibilidad ng isang asawa at ama.